What's up mga ka-lipstick? Welcome back sa aking YouTube channel na ngayon tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve itong makeup na ganitong kasimple at less than 1 hour. So, let's start. So, ito na si Zero Primer ni O2O. And then, I'm using the brushes from, I'll put the link below. So, ito na. Ito daw yung ilalagay bago daw maglagay ng makeup. So, lahat ng links ng mga products na ilalagay ko sa face ko is ilalagay ko rin sa. So, yung iba, kinakamay na lang. Pero, ako kasi mas bet ko yung binabrush para mabilis. And then, syempre, don't forget to put some on your neck. Kasi hindi magpapantay yung kulay niya. Yung aking nilalagay sa aking mukha ay halos to O2O. Kasi hindi ako tinitigyawat sa O2O. So, it depends upon your skin if yung ginagamit niyo is nakaka-trigger ba sa inyong face. So, tapos na tayo sa primer. So, this is my makeup. Andito nakalagay. Then, I will put foundation from O2O as well. Sabi nila ito daw yung bagong O2O kasi meron siyang pangalan dito pero nabura na. So ito yung color niya. I think this is fair. Yan. So make sure na meron din yung inyong eyes. Kasi as you can see, hindi pantay yung itong layers natin sa ibang part na ating skin. Next naman is ang ating kilay. So, yung pangkilay ko is from Avon. Hindi pa kasi siya nauubos, pero pag naubos siya is mag-i-switch na tayo sa O2O. So, ito yung itsura niya. Ito yung kanyang wax para mas kumapit yung itong color na to sa inyong ano kilay. Pasensya na mga ka-lipstick sa mga nagpupukpok. Yan ito yung ginagawa. Pabaligtad para pag yung ano na, dito na, saka na lang nila aayusin. Kasi gusto nila sa dito sa part na to is nakatayo. So let me check. Baka hindi na pantay. Wala kasi tayong salamin na ano yung para talaga sa pag-aayos. Please take note mga ka-lipstick na kapag naglagay kayo ng foundation, pag nasa labas kayo, pag makapal, hindi siya masyadong kumakapit. So mapangit siya tingnan. Kasi namumuuna siya sa labas. So, I suggest, panaglagay kayo is katamtaman lang. Pero ako dito ginagamit prior to this product. Itong si blush on ni O2O din as well. This is shade number 3. And this is shade number 7. So, ito muna uunahin ko. Actually, hindi ko siya ginaganyan. Ito pala ginagamit ko. Binabrush ko siya. Pag simple look lang, ang gusto niyong ma-achieve, yung para lang, simple lang ang dating. Ito lang ginagamit ko talaga. Hindi na ako nagli-lipstick na iba. So, next is itong si lipstick. I think this is lip tint. Maganda tong lipstick na to kasi nagtatagal siya sa labi. Pero, syempre, kailangan ingatan natin siya gawa ng pag nakain tayo. Nabubura din siya. Pag pala ako natatapos sa aking mga brush, nilalagay ko siya dito sa tissue para hindi siya namumuo pagkatapos natin. I mean, pagkatapos ating gamitin at susunod na gamit, eh, hindi natin problemahin bakit matigas yung ating brush. Ang next one naman is ang ating concealer ni O2O. This is shade number 2. So, ilalagay ko siya dyan, dito as well, tsaka dito sa mark kung saan kayo may pimple marks para hindi masyadong halata. Yan. Meron ako mga pimple marks, pero kakaunti na lang siya. Compared before, kung nanonood kayo ng mga videos ko, pwedeng dalirin na lang din, pero minsan brush talaga ginagamit ko para hindi siya nagbubuo-buo. Lagyan natin yung ating eyebrows ng concealer para mas ma-enhance siya at mas makita or ma-emphasize yung ating eyebrows. Next naman natin is itong si kulay puti na contour. Nalagay ko siya dito. Sa baba at taas, aking kilay. And then, dito sa nose. And then, blush on naman. And then, sa ating eyebrows. Atin nang ipapantayin. Yung iba, daliri lang din ang ginagamit dito. Pero ako, mas prefer ko yung may brush. Lalagay ko rin dito sa ilong ko para medyo mamula-mula siya. And then, dito sa aking pilik mata, proceed tayo sa ating contour. So, gamit ulit ako ng ibang brush. So, ang gagamitin ko is itong part na to para sa contour. So, dito ko siya nilalagay sa gilid ng aking nose para mas makita na matangos ang ating ilong. And then, sa kabila naman, sino ka dyan? Maglalagay ako nito, itong white dito sa aking upper part para shiny. Maglalagay naman ako ng contour sa aking side. Dito. Dyan. Next naman is ito. Si Shiner. Ano? Multi-effect makeup pen. Glitter. Si O2O pa rin yan. Yan yung color niya. Inalagay natin siya dito sa upper part. Then dito. Tsaka sa nose.
Tapos dito sa part na to. And then dito. Dito rin. And then sa part na to. Oh, ayan. Tapos, lalagay tayo ng dito sa part na to para medyo ma-enhance at magkaroon ng glitter effect dyan. So, itong O2O na to is meron siyang kasamang sharpener. Next naman is itong si eyeliner there. And siya, meron siyang patusok na ganyan. So, O2O pa rin siya. Meron din naman siyang pang stamp. Ganyan, ganyan nyo lang. Pero, mas prefer ko na hindi na muna siya gamitin ngayon. Ito siya. Yan. O2O pa rin yan. And then, patuyuin muna natin kasi baka kumahal. So, while we're waiting, maglagay tayo ng ibang color na dark sa ating noo. So, next naman is ang ating curler ni O2O. Si Waterproof Volume Curling Waterproof Mascara. So, as you can see, maiksi talaga ang aking pilik mata. Sabi, na-extend daw niya yung kanyang pilik mata when you use this product. Yung iba na gamit na extension. Pero ako, mas prefer ko na hindi gumamit ng extension. Next is yung dark. So, ito yung ginamit ko. Una, tsaka itong pangalawa. So, this is the final look. Kung meron kayong mga questions or kung you like this video, just click the thumbs up button. And kung gusto nyo i-share itong video na to sa inyong mga friends, I will be glad. And share nyo rin itong video na to sa mga gustong magkaroon ng tips about makeup. Don't forget to subscribe to my channel. Bye, Eclipse Lake, and see you on my next vlog.